Troops. Ito, ang ganda, di ba? Ganda ng helmet na to, mga ka-troops. Ito ang Evo SBX-01 Apocalypse. So, ganda, di ba? Naka-smoke lens, tapos naka-double visor. Yan. Naka-double visor. Quality, presyo nito, 3,700. Pero, ka-troops, ba't kailangan mo pang bumili ng ganito? Bakit kailangan mo pang bumili ng ganitong klaseng helmet? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-troops. Intro. Okay, ka-troops. Eto na. Pag-usapan na natin. Diba sabi ko kanina sa intro, bakit kailangan mo pang bumili ng ganitong helmet? Kung hindi mo naman gagawin itong mga ganito. Marami sa atin, bigyan ko lang point muna, ito is opinion ko, pero sa tingin ko, marami makakarelate sa sasabihin kong ito. Bakit kailangan mong bumili ng helmet na mamahalin? Tapos, anong gagawin mo? Hindi mo siya gagamitin, gagamitin mo lang siya pang long ride. Kasi, maraming dahilan, di ba? Iba't ibang mga dahilan. Magagasgas, maluluma agad, diba? Eh, meron ka naman isang lumang helmet na katulad dito, ito lang gagamitin mo pang araw-araw na biyahe. Sa tingin mo ba, tama yung ka-troops? Mali yan, ka-troops. Hindi dapat sa long ride mo lang ginagamit. Bakit ka ba bumili ng helmet? Siyempre, for safety natin, diba? Kaya nga tayo bumili ng helmet eh. Pinag-ipunan mo yan, mamahaling helmet. Tulad nito. Mahal na rin yan. Pero syempre may mas mahal pa dyan. Tapos hindi mo gagamitin, i-stack mo lang sa cabinet, i-stack mo lang dun sa box. Kasi maluluma, magagasgas. Sa tingin mo ba, tama yan ka-troops? Para sa akin ka-troops, mali yun. Kaya ka bumili ng helmet para gamitin mo, para safety ng sarili mo. I-stack mo siya sa kabinet. Maluluma. Mas maganda ng maluma na suot-suot mo kisa naman sa naluma sa kabinet. Ano ba ang ating rules kapag sa pagbumoto? Diba? Sabi nga, nung nag-seminar tayo, kapag sumakay ka sa motor, malayo man o malapit ang iyong pupuntahan, ay dapat naka-helmet tayo. Diba mga troops? Tama yan. Nadudum pa rin sa loob ng nasa lisensya pa rin natin, makikita natin. Kailangan naka-helmet tayo. Diba? So ngayon, ano ba ang pinupunto ko dito? Hindi mo kailangan bumili ng helmet na mamahalin kung hindi mo naman gagamitin. Huwag ka nang bumili. Hindi mo naman pala gagamitin. Gagamitin mo lang sa long ride. O ano? Diba? May punto rin naman ako sa sinasabi ko ngayon. Huwag ka nang bibili ng helmet kung gagamitin mo sa pang long ride. Diba? Ngayon, bibili ka ng helmet substandard. Sabihin natin, substandard. Kasi nga, ilang ang... Sabihin natin, low budget ka talaga. Sabihin natin. Pero, ingatan mo naman, syempre. Diba? Kailangan ingatan mo. Kapag bumili ka ng medyo low-end o low-class na helmet. Pero kung ako sa inyo, mas maganda, bumili ka pa rin ng mga high-end o high-quality na mga helmet. Ngayon, meron pa akong isang tutumbukin dito. Kaya lang, siguro, baka medyo may matamaan dito. Sorry sa medyo tatamaan. Marami sa atin ang nagpapapogi ng helmet. Totoo yan. Sample tayo. Eto. Meron mga kasamahan sayong mga rider na naglalagay ng spoiler. Mas mahabang spoiler dito. Sabi natin, nandito na yung spoiler niya. Gantong kahaba. Hindi ako pabor dyan, mga ka-troops. Bakit? Kasi, hindi safe yan, lalo na pag may backride tayo. Nagkakaroon lang ng spoiler na mahaba is pag pang-racing. Kasi nga, yan yung meron silang tinatawag na dyan na reaction para sa mga helmet, para sa pang-karera. Pero kung pampogi lang, hindi naman safe yan.
lalo na't may back ride ka. What if biglang tumama yung spoiler sa back ride mo dahil nakabukas yung kanyang shield o kanyang visor, tinamaan siya sa mata. Diba? Accident. Tapos, ito pa mga ka-troops, meron pa. Yung paggamit ng smoke lens o ng iridium lens sa gabi. Sa tingin mo ba tama yun? Mali naman ang ka-troops eh. Kasi ako dati, gumagamit talaga ako yun to minsan sa gabi. Pero mali eh. Bakit kailangan gumamit ka ng smoke lens o iridium lens sa gabi? Kasi nagbabago ang vision natin yan, lalo na't gabi. Diba? Dapat talaga, pag gabi, is clear visor ang gamitin mo. Kung gagamit ka ng smoke lens, o kaya ng iridium lens, itataas mo yung visor na yan. Mas unsafe naman kasi nga is mahanginan ating mga mata. Diba? So, mas maganda, i-recommend ako is gumamit tayo ng clear lens. Ngayon, ito pa isa. Meron ulit tatamaan ito. Sorry ha, ulit sa may tatamaan ito. Marami sa ating mga kasamahan, mga riders, na naglalagay ng decals. Kung ano-anong decals na nakalagay dito. Diba? May decals dito, may decals dyan, may decals dito. Wala nang problema sa akin kung maglagay ng decals. Basta, hindi masisira yung vision natin. Kasi naka full face na nga tayo, tapos puro decals pa. Alam naman natin, makikita naman natin dito yung mga troops. Pag sobra-sobra na yung decals mo dito, magkakaroon ka ng problema sa vision mo. Diba? Vision ang pinaka-importante doon sa troops. Diba? Ngayon, mga troops, yun yung pinupunto ko. Una, bakit kailangan mo bumili ng helmet kung gagamitin mo lang siya sa long ride? Pangalawa, bakit maglalagay ka ng spoiler kung unsafe naman sa back ride mo? Okay lang siguro kung wala kang back ride. Paano kung meron kang back ride? Pangatlo, yung decals. Kung maglalagay ka man ng decals, katrops, hindi ako ano yung sa mga decals. Hindi ako against. Pero kung maglalagay ka ng decals, make sure naman na hindi masisira o matatakluban ang vision mo. Diba mga troops, tama, may punto ako doon. Ngayon, nasa inyo kung sasabihin nyo is mali. Diba? Ito pa ang magiging isang problema natin. O nagiging problema ng karamihan sa atin. O nagiging habit na natin. Ano ba? Ang motor ko is kulay, sabihin natin kulay pula. Anong gagawin ko? Maghahanap ako ng helmet na kulay pula na dapat terno sa aking motor. Which is, hindi naman dapat. Although, nadodoon tayo, maporma. Kasi terno sa motor. Pero, baka kaantay mo naman dyan, substandard naman ang binili mo. Diba? Maganda, terno kayo. Pero, substandard naman. Diba? So, kung bibili ka na rin ng helmet, is, siguraduhin mo naman, na quality. Tapos, bagay pa rin naman sa helmet mo, mas maganda. Okay na rin yun. Diba? Ngayon naman, sunod natin, back ride. Diba? May mga back ride pinapagamit natin sa back ride is, minsan, ay half pace lang. Ito, minsan ang mahirap talaga sa atin. Normal, half pace ang pinapagamit sa atin mga back ride. Ngayon, tanong ko lang, pag ba nagkaroon ng impact, magkaiba ba ang impact ng back ride at ng rider? Lagi bang nasa harapan ang impact o aksidente? What if nasa likod ng aksidente, nasa back ride yung aksidente? Anong impact ang aabuti nun? Unang-una tatama nun, baba. Kasi ang baba, nakahapis ka na siya, is baba ang pinakulong tatamaan. Diba? Mahirap. Nakakaawagan si back ride. So hanggat maaari mga ka-troops, full face na rin na paggamit natin sa ating mga backride. Meron pang isa sa ating mga katroops na nagiging mannerism natin o nagiging nakasanayan natin na gumamit ng helmet na nutshell. Napakahirap yan mga katroops, nutshell. Yung bao, halos bao lang yan. Diba?
hindi po safe gamitin ang nutshell. Although sabihin nga nung iba is comfortable. Tama, comfortable pero hindi safe 'yan. 'Di ba? Paano kung maaksidente ang gamit mong is nutshell? Napaka-low quality ng nutshell minsan. May mga nutshell na low quality. Tapos yung paggagamit. Kasi, hindi pa siya mahuhuli. Yun ang pinupunto nila eh. Para hindi mahuli. Iwas huli. Okay mga trops. Ano ba talaga ang tinutumpok natin? Ang pinupunto natin dito. Bumili tayo ng helmet na nanaayon, naaayon sa quality. Sa standard. At bumili tayo ng helmet na gagamitin natin. Huwag natin itago. Huwag lang pamporma ang helmet. Ito ay ang kaligtasan. Ito ang magliligtas sa atin sa mga aksidente. Diba? Tama naman siguro siya sabi ko yan. Diba? Huwag ka nang gumamit ng nutshell. Yung backrest mo hanggat maaari, huwag mo nang paggamitin ng half face. Napakahirap mga katrops. Pag na-aksidente. Diba? Ayun ang pinupunto natin dito. Kaya sinasabi ko siya sa ano, ba't kailangan pang bumili ng gantong helmet kung hindi mo rin naman gagamitin at itagagamitin mo lang sa long ride. Diba? At gagamitin mo lang pang forma. Although, maganda, maporma. Pero pag basuot mo tong helmet na, poporma ka talaga sa lahat o masaisip. Anong gusto mo? Yung ganitong helmet na gamitin mo araw-araw o yung substandard na helmet o yung luma mong helmet na pag na-aksidente ka naman is may kalalagyan ka. Yung mamahaling helmet nga, 3 to 4 meters lang pag nahulog, hindi mo na pwedeng gamitin. Ito pa kaya mga helmet natin na hindi ganun quality. Diba? Kaya ngayon mga troops, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. At yung mga gusto mag-comment, violent reaction sa sinabi ko is open naman yung comment section dito. At welcome naman kayo kung anong ko-comment nyo dito. Hanggang handa ako na masagutin yan kung may mali ako nasabi. Pero sinasabi sa inyo, ito is opinion ko. Ang pinupunto ko ay kaligtasan nating mga rider. So, paano yun? Yan muna mga katrops. Maraming salamat!